Good day sa inyo Halina at magpatuloy sa susunod na kabanata ng Tagalog version ng Insta Millionaire. Don't forget to like, subscribe and click the bell button para updated po tayo sa mga bagong mga uploaded videos. Kabanata 241 Confrontation. Naiwasan ni Alex ang atake ni Cliff. Ngunit alam niya na kailangan niyang bilhin ang kanyang sarili ng mas maraming oras upang tipunin ang kanyang pagtuon at gawin. Isang pag-atake gamit ang kanyang panloob na puwersa. Hoy, maganda iyon. Humihingal siya, sinusubukang maging casual. Pero gusto kong hampasin mo ako ng iyong tunay na lakas. Ibinibigay mo sa akin ang lahat ng malalambot na hit na ito. Akala ko ay isang taong kasing kasanayan mo ang makakatapos sa akin ngayon, quit. Naglalaro. Habang sinasabi niya ito, nakatoon siya sa pag-iipon ng sariling lakas. Laking gulat ni Cliff na mayroon pa ring lakas ng loob at kapangahasan si Alex na magsalita ng mayabang matapos na tamaan ng maraming beses. Ngunit narinig din niya ang pangungutya sa kanyang boses at alam niyang narinig na ng lahat mula sa kasal na nanunood pa rin sa kanila. Masyadong, hindi niya hahayaang hindi masagot ang ganoong klase ng insulto. Sa tingin mo ako lang ang naglalaro. Ungol niya, may ipapakita akong masaya. Gaya nga ng inaasahan ni Alex, ang mga pang-iinsulto niya ay yumanig kay Cliff. Hindi naman gaanong nabawasan ang lakas niya, pero sapat lang. Para hayaan siyang gumanti, pumalakpak siya at nakagawa ng suntok malapit sa leeg ni Cliff. Nagawa siyang takasan ni Cliff sa huling segundo, hinahayaan ang suntok na dumapo sa medyo hindi gaanong nakakapinsalang lugar. Ngunit sa paglipat na iyon, sa wakas ay natakot si Cliff. Ang suntok ay mahusay at malakas. Alam niya na kung napadpad ito, siya sa buong lakas, maaari na itong pumatay sa kanya. Pero ngayong malapit na sa kanya si Alex, nagkaroon siya ng pagkakataon na talunin si Alex. Pinaikot niya ang kanyang mga daliri sa isang matalim, hugis, parang tuka, at handang kumatok sa gilid ng ulo ni Alex. Alam niyang itatapon ng suntok si Alex, nakakalito. Sapat lang ang tagal niya para hayaan si Cliff na muling magwelga. Kung pwede lang niyang suntukin ng isang beses sa mukha si Alex, alam na niya. Maaaring manalo. Ngunit nang dumampi sa ulo ni Alex ang una, matalim na suntok niya, naramdaman ni Cliff na parang lahat ng lakas at kapangyarihan sa kanyang hampas ay isang patak ng tubig na bumabagsak sa karagatan. Ang lakas ng galaw ay tila lumubog at naglaho ng walang bakas. Halos maramdaman ang enerhiya sa paligid ni Alex na parabang hinihila nito ang lakas ni Cliff, inaagawan siya ng puwersa. Napabuntong hininga si Cliff at takot na takot na tumingin kay Alex. Ngumiti naman si Alex sa kanya. Isang panloob na puwersa. Napaisip si Cliff. Nakilala niya sa isang iglap kung paano nakuha ni Alex ang kanyang suntok. Pero hindi niya ginawa. Maunawaan kung paano magkakaroon ng ganoon kalakas na panloob na kapangyarihan ang gayong kabataan. Ang enerhiya ay nadama na mas luma, mas katulad. Ang puwersa ay natipon at naipon sa loob ng 50 taon ng pagsasanay. Ipinatong ni Alex ang kamay niya sa ibabaw ni Cliff. Dahil sa lakas ng loob niya, hinailan niya ang braso ni Cliff, napilit ang kalamnan at hinihila ang braso mula sa saksakan nito. Bumagsak si Cliff sa lupa, napaungol sa sakit. Napangiwi si Alex, ngunit alam niyang hindi ito ang oras para maawa. Inatake siya ni Cliff nang may nakamamatay na layunin. Kung gusto niya, para makasiguradong hindi na muling susubukan ng lalaking ito na gapiin siya, alam ni Alex na kailangan niyang gawing malinaw ang kanyang kapangyarihan. Malakas na winalis ni Alex ang isang paa sa katawan ni Cliff para itapon siya sa kwarto. Lumipad si Cliff sa hangin. Kumatok sa ilang hilera ng upuan hanggang sa tuluyang nabangga siya sa dingding. Bumagsak siya sa lupa, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. At daing, naninigas at mabigat ang kanyang katawan na parabang namatay na siya at naging zombie. Nang gumaling siya ay, kaunti, itinaas niya ang kanyang ulo at binaril si Alex ng isang mapot, walang magawang titig. Ibinuka niya ang kanyang bibig para insultuhan si Alex sa huling pagkakataon. Ngunit bago pa niya mapilitan ang mga salita, tuluyang bumigay ang kanyang lakas. Lumabas at nahimite siya. Natigilan ang mga tao sa paligid nila sa gulat at takot. Sa sandaling sinimula ni Cliff ang kanyang pag-atake, lahat sila ay nag-assume na ginawa ni Alex. Walang nag-assume na si Alex ay magkakaroon ng lakas at husay para makipaglaban, lalo pat manalo. Ang tanawin kay Cliff Monson, isa sa pinakamahusay na martial artist sa bansa, na nakahiga na walang malay sa isang tumpok ng mga kasangkapan.
Nabasag ng lakas ng huling suntok na nagpatamba sa kanya ay mananatili sa kanilang isipan ng matagal, mahabang panahon. Isang malakas na palakpakan ang umalangaw-ngaw sa buong silid. It was Alex, slapping his hands together with a sense of finality. Siya ay hindi, pumunta sa villa ng pamilya Drake para maging isang martial arts legend. Kailangan pa niyang siguraduhin na hindi matutuloy ang kasal. Sa unahan, tumingin siya sa paligid at nakita niya si Leona at nagsimulang maglakad palapit sa kanya. Sa tabi niya, nagsimulang manginig si David Drake sa takot. Iniisip niya kung gagawin din ba siya ni Alex sa pagdemolish sa parehong paraan niya. Nagkaroon ng martial arts expert. Ang trabaho ni Cliff ay pakikipaglaban, at kung minsan ang pakikipaglaban ay nangangahulugan ng pagkatalo. Ngunit hindi inisip ni David ang kanya. Ang reputasyon ay maaaring makatiis na matalo sa kanyang kasal ng isang tulad ni Alex. Habang papalapit si Alex, sinubukan niyang umatras. Ngunit napapaligiran pa rin sila ni Leona ng mga tao, at nabuo ang isang masikip na kalahating bilog sa likod nila. Nang makalayo si David, sumigaw ang matandang pari na namamahala sa kanilang kasal. Nagulat siya nang napisil ang paa niya. Pero walang pakialam si David. Wala siyang pakialam sa kahit na ano maliban sa makitang si Alex na naglalakad palapit sa kanya nang may pananakot. Ang kanyang blanco ang isip. Alam niyang life or death na sitwasyon ito. Nagsimulang bumuhos ang kanyang hininga, gulat na paghinga. Narinig ni Leona ang bawat matalim na paghinga. Tumingin siya kay David na may pag-aalala. Ayos ka lang ba? Pero parang hindi siya naririnig ni David. Hindi niya maalis ang mga mata kay Alex. Naramdaman niya sa sandaling iyon na kung si Alex sinabi sa kanya na ibigay si Leona, gagawin niya ito ng walang pag-aalinlangan. Ngunit narinig ni Alex si Leona na sinusubukang i-check-in kay David. Nagulat siya sa tunay na pag-aalala nito. Isang kakilakilabot na pag-iisip ang naisip niya. Ngayon lang niya nalaman na si Leona pala ang ikakasal ngayon. Sa halip na Lindsay, ipinagpalagay niya, o umaasa, na si Leona ay pinipilit sa kasal. Ngunit paano kung mayroon siya? Kusang pumunta sa kasal ngayon. Ang ideya ay nagpainit ng kanyang dugo sa galit. Pinandilatan niya si David ng may panibagong paninibugho. Napasigaw si David sa takot nang titigan siya ni Alex. Pakiramdam niya ay nanlambot ang kanyang mga binti. Parang umiikot ang kwarto, it was tulad ng pagiging lasing, walang anumang musika o saya. Nakakahiya, naramdaman niyang may mainit at malambot na bagay na tumutulo sa kanya. Binti at alam niyang nabasa lang niya ang sarili niya. Biglang umalangaw-ngaw ang tunog ng sirena ng pulis sa villa ng pamilya Drake. Isang koro ng mga boses ang sumigaw mula sa pinto, huwag kang gumalaw. Isang pangkat ng 5 o 6 na tao ang mabagal na pumasok, bawat isa ay may hawak na rifle. Sanay ang mga tingin nila kay Alex. Nang matalo ni Alex si Cliff, nagpa siya si Reginald, ang ama ni David, na oras na para makialam. Nakatago sa karamihan. Nagpadala siya ng mensahe sa kapitan ng seguridad pabalik sa kanyang tahanan na humihiling sa kanya na magtaas. Nang alerto at pumunta sa villa upang harapin ang emergency, determinado siyang magpatuloy ang kasal na ito. Ito ang naging landas ng pamilya Drake para maging matatag. Washington DC. Ngayon ay humakbang siya na may ngiti sa labi. Young man, you're quite the troublemaker. I think we deserve protection from someone like you. Nagkast siya ng mabilis, tumingin sa mga taong nakapaligid sa kanya. May tumututol ba sa akin na lutisin ang sitwasyong ito? Walang sino man ang nakaramdam ng lakas ng loob para makipagtalo sa kanya. Lahat sila ay gulat na gulat pa rin at natakot sa away nila kanina. Nakasaksi, walang reklamo, ungol ng isang tao. Oo, kailangan namin ng tulong, pagsang-ayon ng isa pang tao. Masyado tayong mahalaga para mamatay dito. Walang makakaligtaan pa ang baliw na bata na iyon, Tayako, patuloy ng unang tao. Isang panalong ngiti ang ibinigay ni Reginald kay Alex. Well, you heard them. Gagawa tayo ng kwento para ipaliwanag ang nangyari. An, aksidente, marahil, o hindi pagkakaunawaan. Sa kaunting paglilinis, walang makakaalam ng pagkakaiba, kahit na ang mga iyon. Mga tao mula sa Brunei. Ngunit ano ang magagawa nila? Tumingin siya sa security team niya. Handa na. Ngunit bago niya mautusan silang barilin si Alex, isang kulay rosas na figure ang sumugod, sumisigaw, hindi. Si Lindsay iyon. Inihagis niya ang sarili kay Alex, iniunat ang kanyang mga braso para protektahan siya. Napasulyap siya kay Reginald ng desperado. Mister,
Drake, please wag mo siyang barilin. Please let him go. Ang kanyang ama, si Charles Marvel, ay napabuntong hininga sa takot. Lindsay, lumayo ka sa kanya. Ngunit hindi siya humakbang para sunggaban siya mismo. Hindi siya sigurado kung ano ang gagawin. Hindi siya naririnig ni Lindsay o nakikita man lang ang kanyang pag-aalala. Siya ay masyadong natakot at nagtrabaho up upang mapansin ang anumang bagay maliban. Alex, ang mga baril, at Reginald. Mr. Drake, please huwag mo siyang barilin, ulit ni Lindsay. Hayaan mo siya, pangako hindi na siya gagawa ng gulo. Alam mo hindi ko kaya yun, malamig na sabi ni Reginald. Lumabas ka, hindi mo kaya. Lumingon si Lindsay at ipinulupot ang sarili kay Alex. She felt certain that as long as siya kalasag sa kanya, hindi sasama si Alex. Kabanata 242 Surrender. Niyakap ng mahigpit ni Lindsay si Alex. Umaasa siyang mapoprotektahan niya si Alex mula sa pagpatay ng security team ni Reginald. Pero, kahit na hindi naging matagumpay ang kanyang intervention, naisip niya na kahit papaano ay magagawa niyang mamatay sa mga bisig nito alam na mayroon siya. Ginawa ang kanyang pinakamahusay. Ngunit bigla siyang nakaramdam ng malakas na puwersang tumutulak sa kanya, pilit na hinihiwalay siya sa kanya. Binuksan niya ang kanyang mga mata at napagtanto na si Alex ang nagpupumilit na itulak siya palayo. Nakaramdam ng matinding takot si Lindsay. Alam niyang uutusan ni Reginald ang kanyang security team na bumaril sa sandaling humakbang siya. Malayo, napakapit siya kay Alex. Ngunit pagkatapos ay tumingin ito sa kanya at umirap. Lumayo ka nga sa akin. Noong nag-usap tayo sa phone kanina, ikaw ang nagsabi. Ang nagpakasal kay David ngayon. Ngunit ngayon ay si Leona na sa isang damit pang kasal. Nagsinungaling ka sa akin. Talagang galit si Alex kay Lindsay. Kung hindi sinasadya ng pinsan niyang si Nathan ang totoo, sina Leona at David. Dadaan na sana sa kasal bago pa man nakialam si Alex. Ngunit kahit na ang kanyang galit, siya ay naantig at humanga sa katapangan ni Lindsay. Siya ay itinapon ang kanyang sarili ng direkta sa ang linya ng apoy upang protektahan siya. Alam niyang sinusubukan siya nitong tulungan, ngunit ayaw niyang masaktan siya. Siya, alam niyang kailangan niyang ilayo ito sa kanya, anuman ang mangyari. I'm sorry, nagsinungaling ako. Sigaw niya, galit ka sa akin mamaya. Parusahan mo ako mamaya. Pero sa ngayon, sinusubukan kitang buhayin. Umalis ka na, napaungol si Alex. Ayoko nang makarinig ng iba mula sa iyo. Alam niyang kailangan niyang itaboy si Lindsay. Itinaas niya ang isang kamay at hinampas siya ng malakas sa mukha, napahagi sa kanya. Sa lupa, sa kanyang pagkahulog, ang lumang jade pendant ni Debbie ay kumalat din sa lupa. Parehong alam ni na Leona at Lindsay na it was meant to be. Nanatiling nakatago at hindi nakikita, ngunit gusto ni Leona na magkaroon nito sa kanyang kasal, kahit na hindi niya ito maisuot. Kanyang sarili. Sa halip, hiniling niya kay Lindsay na isuot ito sa araw na iyon. Tumaas ang puso ni Alex nang makita ito. Naalala niya ang araw na natanggap ito ni Debbie. Nang tumangala siya, nakita niya. Kinakabahang sinulyapan ito ni Leona. Iyon na yan. Sinabi niya sa kanya, naalala mo ba, sa'yo na yan. Lumapit si Leona para lumuhad sa tabi ni Lindsay. Ang kanyang kamay ay isinara sa ibabaw ng jade pendant, itinatago ito sa paningin, ngunit siya. Galit na tumingin kay Alex. Sinisikap ka ng kapatid kong tulungan, at ganito ang pakikitungo mo sa kanya. Sa panahong ito, hinaila ni David ang sarili. Ngayon na kahit si Leona ay nakikipag-usap pabalik kay Alex ng buong tapang, siya. Humakbang pasulong na may pangungutya. Alex, tapos ka na dito. Dad, gawin mo na. Nagtaas baba si Reginald. Tulad ng sinabi ng anak ko. Tapos ka na. Napatingin siya sa security team niya. Maghanda sa pagpapaputok. Isang chorus ng putok ng baril ang umalangaw-ngaw. Ang mga tao sa karamihan ay yumuko, tinakpan ang kanilang mga mata at tenga. Akala nila na ang dapat matapos na ang gulo ngayon. Walang paraan na nakaligtas si Alex. Ngunit nang tumangala sila, nakita nila ang lahat ng miyembro ng security team na nakahandusay sa lupa, nagkukulong ng kanilang mga kamay. Sa kanilang mga sugat, nakatayo pa rin si Alex. Ang ilang mga tao ay nagsimulang sumigaw, higit pa sa pagkalito kaysa sa takot. Nagtaka sila kung anong uri ng kakilakilabot na panlilin lang mayroon si Alex. Nilalaro ngayon. Ngunit pagkatapos ay isang bagong grupo ng mga tao ang nagsimulang sumugod sa silid.
Pinamunuan sila ni na Ken Stokes at Sam Woodsworth. Parehong taga-suporta ni Alex at ng kanyang pamilya. Kanya-kanya silang may hawak na baril. Sa likod lang nila dumating si Nelly and the Moon Society Girls. Pagkapasok nila sa kwarto sa villa kung saan ginanap ang kasal, sumugod sila sa gilid ni Alex, tinitingnan kung may mga sugat siya. Narinig ni Ken na papunta na si Alex sa kasal at nahulaan niya na maaaring lumaki ang sitwasyon. Nagkaroon siya agad na tinawagan ng iba pang suporta at miyembro ng pamilya Ambrose para protektahan si Alex. Nagawa nila ito, nasa tamang oras, kahit ilang segundo pa ay mabaril na sana si Alex. Lumapit si Ken sa tabi ni Alex, nakatingin sa kanya ng may pag-aalala. Ayos ka lang ba? Nang makita ni Reginald si Ken Stokes na sumugod sa tabi ni Alex at kinausap ito ng may pag-aalala, nagulat siya. Ginoo, Stokes, paano mo nakilala ang batang ito? Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Kilala si Ken Stokes, ngunit hindi nila naiintindihan kung ano ang koneksyon. Sa pagitan ni Ken at Alex, inikat ni Ken si Reginald na may galit na galit. Akala mo ba talaga makakatakas ka dito? Nagtaas siya ng kamay at sinampal ng malakas si Reginald sa mukha. Si Ken ay hindi karaniwang uri ng tao na manakit ng iba, ngunit sa pagkakataong iyon ay naiinis siya. Napaatras si Reginald, nakahawak ang isang kamay sa mukha niya. Ang bulungan ng mga tao ay tumaas sa lakas at tindi. Nagsimula silang magtaka kung si Alex ay isang tao. Mahalaga, ito ay tila hindi malamang, bagaman. Mukha siyang kawawa at hamak. Ngunit muli, ang kanyang mga kasanayan ay naging kagilahil alas. Napailing si Reginald sa sarili, sinusubukang i-clear ang kanyang ulo. Mr. Stokes, hindi ko maintindihan. Sino ang batang ito? Ano ang gagawin niya? Ikaw. Pinagdikit ni Ken ang labi. Gusto niyang ipagsigawan na si Alex ang tagapagmana ng pamilya Ambrose, ang panganay na anak. Ang pamilya Ambrose ay nalampasan ng mga Drake. Kung may ideya si Reginald kung sino ang kakalusob niya, babagsak siya. Sa kanyang sarili na humihingi ng tawad sa isang iglap. Pero alam din ni Ken na hindi niya maibibigay ang pagkakakilanlan ni Alex. Habang nagpupumiglas siya dito, isang boses ang umalangaw-ngaw mula sa pasukan. Ken Stokes, sigurado akong wala kang sasabihing kalokohan. Pumasok ang isang magandang bihis na binata, kasunod ang isang matandang lalaki na may manipis na puting buhok. Ang mukha ng binata, medyo namamaga dahil sa pambubugbog na natanggap niya kaninang araw, pero gwapo siya at confident. Gayunpaman, si Nathan Ambrose iyon at ang bodyguard niyang si Keith. Alam na alam ni Ken kung ano ang babala ni Nathan sa kanya. Problemado pa rin si Alex sa pamilya at pakikitungo. Ang mga kahihinatnan, talagang hindi niya matukoy sa publiko si Alex bilang isang Ambrose sa oras na ito, magkakaroon ng matinding kahihinatnan. Galit na galit siya kay Nathan dahil sa pakikialam niya ngunit alam niyang wala siyang magagawa. Kinuyam niya ng mahigpit ang mga kamay. Sa tabi niya, lumapit sa kanya si Nathan at sinampal siya sa mukha. There's no need to glare at me, malamig niyang sabi habang minamasahe ni Ken ang pasa sa pisngi niya. May dinala ako, tulong. Ang mga bulong sa gitna ng karamihan ay tumigil na patay. Napatingin ang lahat kay Nathan na may pagtataka. Hindi sila makapaniwala dito. Kakalakad lang ng binata kay Ken Stokes, isang sikat na negosyante, at sinampal siya na parang subordinate sila. Napagtanto na si Nathan ay isang taong napakahalaga. Hindi nag-alala si Nathan sa dami ng tao. Matapos niyang harapin si Ken ay napangisi siya kay Alex. So, ikaw pa, buhay. Sa palagay ko ito ay isang magandang bagay. Parang palagi kang sinuswerte sa huling segundo. Tumingin siya sa paligid, nakita niya sina Lindsay at Leona. Inangat niya ang ulo sa gilid at sinulyapan si Alex. This isn't so lucky, though. Your girlfriend was going to have such nice wedding. Ngayon ay sinira mo na. Ikaw ba, still chasing after her? He smirked. Let's see if she'll have you. Sinaman ang tingin ni Alex si Nathan, pero ayaw niyang makipagtalo. Alam niyang sa wakas ay nagkaroon na siya ng pagkakataon para maalala si Leona. Ang kanyang lumang buhay bilang Debbie, at ayaw niyang palampasin ito. Tumingin siya kay Leona, talagang importante yung jade pendant na nasa kamay mo. Naalala mo ba, regalo iyon. Pangalan mo, ay si Debbie. At hindi mo mapapangasawa si David dahil hindi siya ang totoong nagmamahal sa iyo. Ako ito, bahagyang umiling si Leona na parang natulala sa mga sinabi nito.
Mabilis na bumalatay ang mga ekspresyon sa mukha niya habang sinusubukan niyang gawin iyon. Ayusin ang kanyang mga iniisip. Sa ilang mga sandali siya ay mukhang tuliro, sa iba ay natatakot. Itinaas niya ang kanyang kamay para abutin si David, gusto ang suporta at lakas nito. Ngunit hinarap pa rin ni David ang kanyang takot. Ngayong nalipat na kay Leona ang atensyon, wala na siyang gusto sa paghaharap. Dahan-dahang naglakad si Alex papunta kay Leona. Puno ng lahat ng karanasan nilang magkasama ang kanyang isip. Ang ideya ng her going ang layo sa magkaroon ng buhay at mga bagong karanasan sa ibang tao ang naging miserable sa kanya. Inilahad nito ang kamay sa kanya. Believe me, ako naman. Bakit hindi ka sumama? Sana ay maramdaman niya ang sinseridad nito. Kung sino man ang gusto niya, si Leona o si Debbie, gusto niya itong makasama. Umiling si Leona, malakas ang tibok ng puso sa dibdib. Masasabi niyang sincere si Alex, pero hindi niya magawang umiling. Ang mga alaala ng lahat ng pagkakataong tinulungan siya ni David. Iniligtas siya ni David mula sa lawa, pinalo si David upang protektahan. Mula sa kanyang mga umaatake, napakaraming damdamin ang nakakabit sa mga alaala ni David. Sa pagkakaalam niya, sila ni Alex, walang ganoong kasaysayan. Sa wakas, umiling siya. I'm sorry, pero hindi. Si David ang mahal ko. Nakita ko ngayon na napakalakas mo, Alex. Pero sana wag mo akong pilitin. Please wag mong sirain ang kasal ko. Pakiramdam ni Alex ay nalasan siya. Napatras siya, halos bumagsak sa lupa. It felt so unfair. Mahal na mahal siya ni Debbie. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata at nawala ang kanyang lakas. Nagsimula siyang makaramdam ng pagod sa mga pangyayari sa araw na iyon. Naabutan siya. Iyon ba talaga ang ibig mong sabihin? Masakit na tanong kay Leona. Alam niyang may mali sa buong sitwasyong ito, ngunit hindi niya maisip. Ano? Hindi niya maintindihan kung bakit sobrang sakit ng puso niya nang tingnan siya nito. Ang tanging nasabi niya ay, I'm sorry. Hindi ako yung taong inaakala mo. Please umalis ka na. Nanghina ang mga paa ni Alex at bumagsak siya sa lupa. Malayang bumagsak ang mga luha sa kanyang mukha. Pakiramdam niya ay naubos ang kanyang puso. Lahat ng nararamdaman at nagiging walang laman. Ang naiisip niya lang, hindi niya ako gusto. Ayaw niya sa akin. Sumugod ang mga babae ng Moon Society para tulungan siyang makatayo. Tiningnang mabuti ni Celine ang kanyang mukha. Mr. Alex, pakiusap. Magsalita ka. Nakatayo sa malapit si Nelly, nanunood at tahimik na inaalalayan siya. Bagamat isang malungkot na tanawin, hindi maiwasan ni Ken Stokes na maging masaya. Alam niyang nadudurog ang puso ni Alex. Ang pagtanggi. Pero siguro ito na ang kailangang mangyari para tuluyang ma-overcome niya ang nararamdaman niya para magawa niya. Humingi ng tawad sa pamilya. Lumapit siya kay Alex at mahinang sinabi, well, she has made her feelings very clear. What do you want to do? Nagtaas ng tingin si Alex para tingnan si Leona. Ngumiti siya ng mahina at sinabing, okay, congratulations. Napabuntong hininga siyang lumingon kay Nathan at sinabing, pinadala ka ng lolo natin dito para kunin ang sagot ko, diba? Ngayon masasabi ko na, nakatira ako kay Debbie. Kabanata 243 Poor Choices. Sa pag-anunsyo na sumusuko na siya kay Debbie, parang humingi ng tawad si Alex sa buong pamilya. Ngayon na siya, ay tinanggap ang kanilang kondisyon, ang pagbabawal laban sa kanya ay aalisin. Nabigo si Nathan. Ngayong inalis na ang pagbabawal, makakabalik na si Alex sa pamilya Ambrose, sila. Magiging totoong karibal na naman. Umiling si Nathan. Hindi man niya gusto si Alex, pakiramdam niya ay wala na ito sa kanya. Alex, ano bang pinagsasabi mo? Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan mo sa kanya, sumusuko ka na. Walang magawa si Alex. Ginamit niya ang kanyang mga kamay para itulak ang sarili, nahihirapang tumayo ng tuwid. Gusto niyang humiga, at umiyak, she's found a new life. Kung magpapatuloy ako sa ganito, gagawin ko lang nakamuhian niya ako. Mahal ko siya, gusto ko siya, maging masaya, kaya ako ay umatras. Alex, anong pinagsasabi mo? Nagdadahilan ka lang. Napakalaking deal mo tungkol sa paninindigan para sa ano. Ay tama, bigo ako. Let me help you. Excited na sabi ni Nathan. May pag-asa siyang matuklasan muli ni Alex ang kanyang matigas na bahid. Basta abala siya sa paghabol kay Debbie, siya ay wala sa paraan ni Nathan. Pero dahan daw ang umiling si Alex.
No, I'm giving up. It's over. Gusto ko nang tanggalin ang pagbabawal sa akin ngayon. Napalunok ng kaba si Nathan. Sinabi nga ng kanilang lolo, si Lincoln Ambrose, na welcome back si Alex. Ang pamilya sa sandaling sumuko siya kay Debbie, na ngayon ay kilala bilang Leona. Ngunit si Nathan ay nag-aatubili na sumuko at hayaan si Alex. Bumalik ka ng mabilis, si Ken? Gayunpaman, ay natuwa. Bakas na sa mukha ni Nathan ang kaba, halata na niyang malugod si Alex. Bumalik sa pamilya Ambrose, kaya nagkusa siya at sinabing, Mr. Ambrose, congratulations. Welcome back to the pamilya. Si Sam Woodsworth, isa pang taga-suporta ng pamilya Ambrose, ay tumunog din na nag-alay din ng kanyang pagbati. Sa kanilang mga salita, lahat ng mga kabataang lalaki na dinala ni Sam at Ken upang suportahan si Alex sa kasal ay nag-alok ng kanilang suporta. Masyadong nagtinginan si Reginald Drake sa bawat tao, unti-unting nanag sa kanya ang pagkabigla at takot. Hindi niya alam na si Alex iyon ay isang mahalagang tao. Ngayon ay naging miyembro siya ng kagalang-galang na pamilyang Ambrose. Malaki ang utang ng pamilya Drake sa kanilang tagumpay sa suporta ng mga Ambroses, ngunit hindi pa niya nakilala ang isa sa kanila noong tao mismo. Humingi siya ng pagpapakilala kay Ken noon, ngunit sinabi lamang ni Ken na hindi magkakaroon ng pagpupulong. Sulit ang kanilang oras. Habang inaalala niya ang buong eksena at inaalala ang sinabi ni Ken at Nathan kay Alex, na pagtanto iyon ni Reginald. Si Alex ay dapat na isang napakahalagang miyembro ng pamilya. Malamang na siya pa nga ang tagapagmana. Hindi siya makapaniwala na mayroon siya. Naghintay ng maraming taon upang makilala si Ambrose at ngayon ay may dalawang nakatayo sa harap niya. Napagkamalan niya ang isa sa kanila. Isang ganap na talunan, hindi banggitin ang pagbabante na papatayin siya. Mabilis siyang naglakad papunta kay Alex at sinabing, ikinagagalak kung makilala ka, kahit na mukhang hindi naman. Congratulations sa pakikipagkasundo sa iyong pamilya. Hindi sapat ang paghingi ko ng tawad sa inasal ko noon. Mangyaring makipag-ugnayan sa akin tulad ng nakikita mo. Magkasya, napabuntong hininga ang mga tao sa paligid nila. Hindi sila makapaniwala na may isang taong kasing lakas ni Reginald Drake na lumipat. Mula sa pananakot sa binata na ito sa pagmamakaawa sa kanya ng parusa ng napakabilis. Nang hindi umimik si Alex, nag-isip si Reginald kung huli na ba ang lahat para magayos. Marahil lahat ng nagkaroon pananakot o insulto kay Alex kailangan humingi ng tawad. Sa puntong ito, kasama doon si Marnie ng mga taong nanonood pa rin. Nang mga labi ng mapaminsalang kasal na ito, mabilis siyang lumuhad at galit na sinenyasan ang mga nakatayo sa paligid niya na gawin din iyon. Pagkaraan ng ilang sandali, mga tao nagsimulang maunawaan ang kanyang kahulugan at lumuhad ng tahimik, bumubulong ng paghingi ng tawad. Kung ang dakilang Reginald natakot si Drake, alam naman nilang dapat ay ganoon din sila. Ngunit mayroong isang tao, sa partikular, alam ni Reginald na kailangang humingi ng tawad. Tumingin siya sa paligid hanggang sa nakita niya ito. David. Natigilan si David sa kinatatayuan. Binalik niya ang tingin sa ama na may blankong tingin sa mukha. Pumunta ka dito, hirit ni Reginald. Nagkaroon ng malaking hindi pagkakaunawaan at kailangan nating ayusin. Si David ay mukhang nag-aatubili na magpakumbaba. Ngunit alam ni Reginald na mas mabuting magpakumbaba at humingi ng tawad. Ngayon kaysa humingi ng tawad mamaya. Kung bibigyan siya ng oras para mag-isip, baka magalit pa si Alex at dumating. Pagkatapos ng kanilang pamilya para sa paghihiganti, maaaring masira ang kanilang buong negosyo at reputasyon. Nag-aalangan na humakbang pasulong si David, nanginginig ang mukha. Ngunit pagkatapos ay inabot ni Leona ang isang kamay sa kanya, nag-aalok sa kanya ng tulong. Pasasalamat niyang hinawakan ang kamay niya at lumuhad sa tabi niya. I would like to apologize, sabi niya na medyo nanginginig pa. Ako ang nag-udyok sa away mo at ni Cliff Munson. Kahit natutuwa akong nagawa mong talunin siya. Sana ngayon ay maintindihan mo na ako at patawarin mo ako. Pinagmasdan siyang mabuti ni Leona habang humihingi ng tawad. Sa puso niya, itinuring niya na silang mag-asawa at asawa, ngunit hindi niya maiwasang mapansin ang paraan ng pagsasalita lamang nito tungkol sa kanyang sarili at kung paano hindi siya umasenso upang protektahan siya. Nang lapitan na siya ni Alex, nagulat siya ng mapagtantong hindi siya nasisiyahan sa kanya. Parang nakatingin sa kanya, nakatingin sa isang estranghero.
Ang paghingi ng tawad ni David ay kumbinsido sa huling ilang stragglers na nakatayo pa rin upang lumuhad at humingi din ng kanilang mga paumanhin. Sa bandang huli, tanging si Alex at ang kanyang mga taga-suporta ang naiwan na nakatayo. Tumingin siya sa paligid sa kinakabahang karamihan. Sa halip na kasal, ito ay nagsimulang pakiramdam tulad ng isang libing. Humakbang siya palapit kay David na nakakunot noo. "Get up," mahina niyang sabi. Umakyat si David sa kanyang mga paa. Tinulungan siyang tumayo ni Leona, ngunit halos hindi niya napansin ang suporta nito. Binigyan siya ni Alex ng matagal at matalim na tingin. "Magiging asawa mo si Leona. Kapag nalaman kong hindi siya masaya, babalik ako para makipag-ayos. Mga bagay na kasama mo." Si David ay namumutla sa takot habang sinabi niya, "Oo, syempre." Sa isang huling tango sa direksyon ni Leona, tumalikod si Alex at naglakad palabas ng bilya ng pamilya Dark. Nanatili si Ken sa likod niya, pinagdududahan ang mga tao. Itinaas niya ang kanyang boses at sinabing, "Walang tao sa labas ng silid na ito. Para malaman ang nangyari ngayon. Kapag nalaman kong may nagkakalat ng kwento sa inyo, may kahihinatnan." Ang karamihan ay bumulong-bulong sa kanilang pagsang-ayon sa kanyang mga tuntunin. Sa isang masungit na tango, ipinaalam ni Ken kay Nathan at sa iba pa niyang mga tauhan na oras na para umalis. Ngumisi si Nathan. Puno siya ng sama ng loob at galit kay Alex. Pagkatapos ng lahat ng problemang iyon, sumuko na lang siya. Ngayon, inalis ang pagbabawal at magiging problema na naman siya sa buhay ni Nathan. Sa wakas, napasigaw siya sa frustration. "Are you kidding me? Anong nakakatakot sa kanya? Bakit kayo nakaluhod? Sinaman niya ng masamang tingin si Leona. At ikaw, ano bang laban mo sa kanya? Kung hindi ka lang walang puso, gagawin niya. Mahal pa rin kita. Handa siyang gawin ang lahat para sa iyo." Tinitigan siya ni Leona, gulat na magsalita. Nagsalita si Nathan na parang gumawa ng milagro si Alex sa paghabol sa kanya. Pero naaalala pa rin niya kung paano siya tinulungan ni David ng paulit-ulit. Inisip niya si David bilang kanyang tagapagtanggol. Gayunpaman, kailangan niyang aminin na binaygo siya ni David ngayon. Nakatayo pa rin siya at nanginginig na parang siya. Malapit ng malaglag. Tumanggi siyang tingnan siya sa mata. Napansin din ito ni Nathan. Humakbang siya patungo kay David at hinawakan ang kanyang baba, pinilit siyang tumingin kay Leona. "Ang lalaking ito, ikaw, pinili ang lalaking ito, biro niya, wala siyang ginawa para tulungan ka. Paano mo siya mapipili kaysa kay Alex?" Binawi niya ang braso niya at sinuntok si David sa mukha. Nalugmok si David sa lupa, sa sobrang takot na lumaban. Sa isang iyak, lumipad sa kanya si Leona. Pero hinawakan siya ni Nathan sa balikat at niyugyog ng malakas. "Kung ginawa ko yon kay Alex, lalaban siya. Kung sinigawan kita, sana sinuntok niya ako bago ko." Nakalabas ng tatlong salita. Ngunit ang lalaking pinili mong pakasalan ay naglalaro ng patay. "Isinuko mo si Alex para dito. Maaaring isipin ng sino mang hindi nakakakilala kay Nathan na nagsasalita siya sa ngalan ni Alex." Tanging ang mga alam ang tunggalian sa pagitan ni Nathan at Alex na iintindihan na siya ay galit para sa kanyang sarili. Malamig ng ngiti siya ni Nathan si Leona. "Sinira mo ang lahat, hindi mo alam kung gaano kalaki ang pinsalang nagawa mo." Nilagay niya ang kamay niya sa leeg niya at sinimulang pisilin. Ngunit si Keith, ang kanyang bodyguard, ay biglang sumandal at sinabi sa tono ng pag-aalala, "Mr. Ambrose, you're being impulsive." Kahit sabihin ni Alex na sumuko na siya, malinaw na mahalaga pa rin ito sa kanya. Wala nang pakinabang ang pagpatay sa kanya ngayon. "Maaaring si Alex, bumalik ka para mag-haiganti." Natigilan si Nathan. Hindi lumuwag ang pagkakahawak niya sa leeg ni Leona, pero hindi rin ito humigpit. "She may be useful in the future," Keith continued. "A secret weapon. Huwag mo na lang siyang itapon." Natatakot na pinagmamasdan siya ni Leona, naghihintay na magdesisyon ito kung ano ang gagawin sa kanya. Sa wakas, hinaylan ni Nathan ang kanyang mga kamay. Lumayo si Leona sa kanya, bumuga ng hangin ng may pasasalamat. Sa pag-aatubili, tumango si Nathan. "I see your point. Fine. No matter what, mananalo pa rin ako. I'll just have to do. Mas maingat ang mga bagay." Sa huling, masakit na sulyap sa direksyon ni Leona, tumalikod si Nathan Ambrose at lumabas ng villa. Sinundan siya ng kanyang lumang oso ng isang bodyguard palabas. Kabanata 244 Secrets.
Pagkaalis ni Nathan, walang sino man sa kasal ang sigurado kung ano ang susunod nilang gagawin. Mga security guard pa rin ni Reginald Drake. Nakahiga sa lupa, duguan at nakalimutan. Hindi pa ito ang oras para tapusin ang kasal. Sumang-ayon ang lahat na kailangang ipagpaliban ng seremonya. Pinangunahan ni Reginald at ng kanyang asawa ang maliit na grupo pabalik sa mga pribadong silid ni David. Nang makarating na sila, hinawakan niya si David at isinantibi siya sa kanyang pag-aaral. Nagalit si Reginald sa inasal ng kanyang anak sa konfrontasyon. Paano ako nagkaanak ng ganyang katanga? Duwag! Hindi kita dapat pinilit na humingi ng tawad. Ano yan sa pantalon mo? Binasa mo ba ang sarili mo? Napayuko si David sa hiya. Tuluyan na siyang nawala ng kontrol sa sarili. Nanginginig pa rin siya sa takot. Nang makahabol na siya ng hininga ay itinaas niya ang kanyang ulo at sinabing, "Hindi ko maintindihan. Kung ganoon, sino ba talaga si Alex? Bakit? Takot ka sa kanya?" Kumunat ang noo ni Reginald sa kanya. "Hindi mo ba nakita ang magalang na paraan ng pakikipag-usap ni Ken Stock sa kanya? I think he's connected to the pamilya Ambrose. Maaaring siya ay napakahalaga. Kaya naman kailangan naming humingi ng tawad. Ang aming pamilya ay lubos na umaasa. Ang pamilya Ambrose para sa suporta." Nagtaas ng kilay si David na hindi makapaniwala. "Ano? Paano sila napakahalaga? Gaano sila kalaki?" Napabuntong hininga si Reginald. "Walang nakakaalam kung gaano kalaki ang pamilya. Ngunit hiniling ko na makipagkita sa kanila sa nakaraan at naging tinanggihan. Ako, sino ang nakakaalam kung gaano kalaki ang yaman at impluensya nila?" Muling naisip ni Reginald kung paano tumingin si Alex kay Leona, at kumunat ang noo. "Huwag kang masyadong magtagal kay Leona. Ngayon, matulog sa magkahiwalay na kama. Walang nakakatawang negosyo, naiintindihan mo. Ano, tatay? I mean it, hindi natin alam kung gaano kaseryoso ang mga taong iyon kay Leona." Maliwanag na may ibig sabihin siya sa lahat ng ito. Siya, maaaring sinabi niyang sumusuko na siya ngayon, ngunit paano kung magbago ang isip ni Alex at bumalik para sa kanya? "Gusto mo ba, isugal ang buong pamilya natin sa kanyang nararamdaman? Mag-ingat ka." Nakaramdam si David ng pagkadismaya, ngunit alam niyang may magandang punto ang kanyang ama. Sa labas ng pag-aaral, nakaupo si Leona kasama ang kanyang kapatid na babae, si Lindsay, at ang kanyang ama, si Charles Marvel. Napatingin si Charles sa dalawa. Mga anak na babae at bamantong hininga. "Ano bang problema ni Alex? Akala ko estudyante lang siya sa university niyo. Kailan pa siya? Naging napakalakas naman lalaban." Umiling si Leona. Tulalo pa rin siya sa lahat ng nangyari sa naudlot na kasal. Napunit siya, sa pagitan ng pagkamuhi kay Alex at pagnanais na maunawaan siya. Ngunit higit sa lahat, nagalit siya sa kanya para sa kaguluhang dulot niya. Tahimik na nakaupo si Lindsay, inaalagaan ang kanyang mga hinaing. Sinigawan siya ni Alex at tinanggihan ang tulong nito. Iniisip niya kung siya, kinasusuklaman siya, nasa kamay niya pa rin ang jade pendant. Nang makita ito ni Charles ay bamantong hininga ulit siya. "Sinabi ko sa inyo girls na kayo. Kailangang itago iyon. Dapat wala ni isa sa inyo ang nagdala nito. Paano mo hahayaang mahulog ito sa kasal? Delikado iyan. Mapanganib. Tay, ano pong pinagsasasabi nyo? Kaunting alahas lang po. How could it be dangerous?" Tanong ni Leona. May kaunting takot ang sumilay sa mga mata ni Charles, ngunit mabilis niyang kinalma ang sarili. "Malas lang. Nag-aalala ako kung ano ang mangyayari kung masyadong maraming tao ang makakita nito." Sumang-ayon ang mga batang babae na itago ito pansamantala. Tumanggaw si Charles, nagpasalamat sa kanila, ngunit sa kanyang puso, siya pa rin nag-aalala. Nang gabing iyon, bumalik si Nathan Ambrose sa Continental Hotel upang kumain ng masasarap na pagkain at magpahinga kasama ang ilang magagandang kumpanya. Galit pa rin siya pero pinilit niyang pasayahin ang sarili. Maya-maya, tinawag niya ang apat na magagandang babae para puntahan siya sa kanyang hotel room. Nagtipon sila sa paligid niya. Hajijek at papuri sa kanya, ngunit hindi ito nakapagpasaya sa kanya. Sa sobrang galit at inip, inutusan niya ang isang babae na sampilan ang isa pa. Bagamat mukhang natatakot ay sumunod ang dalaga. Ngunit hindi niya ito na-enjoy gaya ng inaasahan niya. Inutusan niya ang ibang babae na tumahol na parang aso. Mas mabilis siyang nag-perform, lumuhad pa siya at nag-post sa kanya ng cute. Natawa ang isa sa mga babaeng nakaupo pa rin sa tabi niya nang makita ang kasamahan nito.
Galit na siniko siya ni Nathan. Bumaba ka na, doon kasama niya. Napaluhod siya at tumahol din. Nagpatuloy siya sa pagbuo ng mga nakakalokong order at laro para laruin nila. Maya-maya'y napawi ang kanyang ego. Ang kanyang kadiliman. Mula sa pangit na pangyayari noong hapong iyon ay nagsimulang umangat. Hiniling niya sa kanyang bodyguard na si Keith na mag-withdraw ng pera habang papunta sila sa hotel. Ngayon ay naghagis siya ng isang bundle ng mga perang papel. Sa hangin, kinahayaan itong kumalat sa buong silid. Gusto mo ang bayad mo? Kunin mo. Utos niya sa mga babae at umupo sa likod para panoorin silang nag-aagawan pagkatapos ng maluwag. Mga perang papel. May malakas na katok sa pinto kaya napaupo si Nathan at napansin. Sa teknikal, hindi siya dapat magkaroon. Sumabak sa labanan noong hapong iyon o nagdala ng sino man mula sa mga puwersang pansiguridad ng pamilya Ambrose upang tumulong simula noon. Ay hindi isang emergency. Akala niya ay makakatakas siya dahil walang paraan na malaman ng kanyang lolo. Ngunit ang katok ay nagpatalsik pa rin sa kanya. Mas lalo siyang kinabahan nang makita niyang miyembro ito ng security team ng pamilya Ambrose sa pinto. Ngunit pagkatapos ay sinabi sa kanya ng lalaki na may dumating upang makita siya, nag-aalok ng impormasyon. Tumango si Nathan. Papasukin mo siya. Pagkaraan ng ilang minuto, isang binata na naka-istilong damit ang pumasok sa silid na kinakabahan. Ito ay si Colin Patterson. Kaklase ni Alex mula sa Richmond University. Nilaybat ni Colin ang buong silid. Nagulat siya nang makita niya ang mga babaeng nag-aagawan ng pera, at siya. Napalunok ng kinakabahan. Pero nang makita niya si Nathan ay umayos siya ng upo at itinoon ang atensyon sa kanya. Umupo si Nathan sa isang armchair, pinagmamasdan si Colin. Nang makita niyang nasa kanya ang buong atensyon ni Colin, sinabi niya. Sinabi nila sa akin na mayroon kang ilang impormasyon na dapat kong maging interesado. Tumango si Colin. Oo, tinagilid ni Nathan ang ulo niya, ngumiti. Mukhang medyo mapangahas ka sa pag-aakalang alam mo ang gusto ko. What do? Sa tingin mo ay mayroon ka na magpapasaya sa akin. Napagdesisyonan na niya na kapag naiinip si Colin sa kanya, sipain niya ito palabas. Pero tinignan siya ni Colin ng diretso sa mata at sinabing, gusto mong saktan si Alex, tama ba? May impormasyon akong magagamit mo para gawin. Iyan lang. Napanood ni Colin sina Alex at Nathan na nagtatalo sa kasal. Hindi niya lubos na naiintindihan kung sino sila o kung paano sila ay magkamag-anak, ngunit malinaw na pareho silang may mataas na katayuan. Alam ni Colin na ito ay isang magandang pagkakataon para isulong ang kanyang mga interes. Kinasusuklaman niya si Alex ngunit may kaunting kapangyarihang kumilos laban kanya, ngunit tila may kapangyarihan si Nathan na gumawa ng tunay na pinsala. Inamin ni Nathan na medyo nagulat siya. So andito ka sa kasal. Sige, sabihin mo sa akin kung ano ang suot mo. Alex, we both go to Richmond University, sabik na paliwanag ni Colin. Kanina ko pa siya pinagmamasdan. Kailangan mo, hatulan mo ito para sa iyong sarili, ngunit ito ang nangyari. Let me just remind you that my time is valuable, malutong na putol ni Nathan. Kung ito ay lumabas na isang grupo ng katarantiduhan, magkakaroon ng kahihinatnan. Mag-usap, napalunok ng kaba si Colin. Sa ilang sandali ay mas nakaramdam siya ng kumpiyansa, ngunit ngayon ay inilagay siya ni Nathan sa gilid. Muli, pero alam niyang hindi siya makaka-address ngayon. Huminga siya ng malalim at sinimulang sabihin kay Nathan ang tungkol sa iba't ibang uri ni Alex. Pakikipagsapalaran sa Richmond. Tinitigan siya ni Nathan ng walang emosyon habang nagsasalita na lalong nagpadagdag sa kaba ni Colin. Nararamdaman niya ang butil ng pawis. Pagkolekta sa kanyang noo. Ngunit nang magsimula siyang magkwento tungkol sa pagbibigay ni Alex ng 1.5 milyong euro sa universidad, tila nasa sabik si Nathan. Maghintay, he cried, cutting in. Paano siya magkakaroon ng ganoon kalaking pera? Hindi ko alam ang lahat ng detalye, pag-amin ni Colin. Pero may narinig ako tungkol sa isang misteryosong babae na nagbigay nito sa kanya. Misteryosong babae. Pinag-isipan ito ng mabuti ni Nathan. Kailangan nating tingnan ito. Pagkalipas ng 2 araw, pumunta si Alex sa pribadong paliparan ng kanyang pamilya sa labas ng lungsod, kasama si Nelly at Ang. Mga batang babae mula sa lipunan ng Moon. Sumasakay siya ng eroplano upang bisitahin ang ari-arian ng pamilya Ambrose. Kaarawan noon ng kanyang lolo, at lahat ay pupunta upang magbigay galang kay Lincoln Ambrose.
Sa nakalipas na 2 araw, pinaupo ni Alex ang Moon Society Girls at si Nelly para ipaliwanag ang kanyang pagkakakilanlan at family history. Nang sabihin niya sa kanila na kailangan niyang bumalik sa estate ng pamilya, pinilit nilang samahan siya. Naisip niya ito, hindi magiging problema. Malaki ang estate at madaling mapaglagyan ng mga karagdagang bisita. Hinihintay sila ni Ken Stokes sa airport. Binati niya ang mga ito at sinimulan silang akayin papunta sa helicopter na nakatabi. Para kay Alex, pero maya-maya lang, isang Rolls Royce ang lumapit sa kanila. Nagpark ito at lumabas na si Nathan at ang bodyguard niyang si Keith. Alex, bulong ni Nathan. Don't tell me, sa sobrang paghihirap, gusto mong bumalik sa dating homestead para kunin. Pahinga, ha? Nilaybat ng kanyang mga mata ang grupo ni Alex, natanong ang 4 na miyembro ng Moon Society. Ngunit ang mga bagay ay medyo naiiba sa bahay kaysa sa lungsod. Ang lakas ng loob mong magdala ng sarili mong harem sa isang pagbisita sa pamilya, ngunit sa palagay ko ay hindi. Gusto ng lolo natin. Napatingin siya kay Nelly at nagtaas ng kilay. You really do have odd tastes. The other 4 are gorgeous. Pero, sino ito? Yung maid mo. Hindi talaga siya hanggang sa pamantayan ng iba. Galit na sinimangutan siya ni Nelly. Kung may iba man, sana ay parusahan niya ang mga ito dahil sa pagsasalita sa kanya ng ganoon. Paraan sa kanyang sarili. Pero alam niyang magkapamilya sina Nathan at Alex, at pareho silang may mataas na katayuan. Hindi siya ito, laban para magsimula. Kabanata 245 Homecoming. Napansin agad ni Alex na nabahala si Nelly sa mga panlalait ni Nathan. Inilagay niya ang isang magiliw na kamay sa kanyang balikat at ngumiti. Kanya, huwag kang mag-alala sa kanya. Tapos lumingon siya kay Nathan. I warned you to show my friends proper respect. Insultuhan mo ulit sila at magsisisi ka. Tumawa si Nathan. Nako, natatakot ako. Matagal ka na talagang wala. Alam kong isa kang malaking palaban ngayon. Nice. Trabaho laban sa lalaking iyon sa kasal, nga pala. Ngunit nakalimutan mo kung paano gumagana ang mga bagay sa bahay. Kung atakihin mo ako, ang paparusahan ka ng iba pang pamilya. Walang away, remember. Talaga, sa tingin ko humihingi ka ng gulo sa pamamagitan ng pagdadala ng mga ito. 5 babae ang kasama. Ngunit habang nagsasalita siya ay may naramdaman siyang parang malakas na hangin sa likuran niya. Sa harap ng kanyang mga mata, tila si Alex. Kurap, maya-maya, naramdaman niyang may tumama sa likod niya. Ang suntok ay nagpatisod sa kanya at nahihilo. Mabilis siyang umayos ng ayos, pinandilatan si Alex. Kung ano man iyon, sisiguraduhin kong alam ng lolo natin. Tinamaan mo ako, ngumisi si Alex. I'll give you one more warning. These are my friends. Leave them alone. With that, tumalikod na siya para umalis. Sinundan siya ng mga batang babae patungo sa helicopter habang nagsimulang umikot ang propeller. Sumunod si Ken Stokes sa likod nila. Bilang isang mahalagang negosyante at taga-suporta ng pamilya, pinayagan siya para dumalo sa birthday party ni Lincoln. Galit na pinapanood sila ni Nathan na paalis. Nilinggan niya ang bodyguard niyang si Keith at bamulong, I want to make sure my. Narinig iyon ni Lolo. Tapos paparusahan si Alex, diba? Umiling si Keith. I wouldn't recommend that. He was defending his friends. Your grandfather won't take kindly. Sa mga bisita mong nakakainsulto. Sa inyong dalawa, ikaw ang pinakamalamang na maparusahan. Single ni Nathan. Dapat binitukan ko. Napabuntong hininga si Keith. Kilala niya si Lincoln Ambrose na lubos na pinahahalagahan ang moralidad at mabuting pag-uugali. Ang impulsiveness ni Nathan at ang masamang ugali ay magdadala sa kanya sa problema balang araw. Pero ngumiti siya. Subukan mong huwag mag-alala masyado. Mayroon kang napakagandang card sa iyong mga kamay. Kung nilalaro mo ito ng maayos, dapat maging sanhi ng malubhang pinsala kay Alex. Maasim na tumango si Nathan. Totoo yan, binalik niya ang tingin sa Rolls Royce. Nagtatago ka pa ba dyan? It's time to go. Labas. Bumaba si Colin mula sa backseat ng kotse na kinakabahan. Sinabihan siya ni Nathan na lumayo sa kanyang paningin hanggang sa mawala si Alex. Ngumiti si Nathan sa kanya. Kung magaling ka, gagawin kong pinakamakapangyarihang pamilya ang iyong pamilya sa DC sa loob ng 3 taon. Siguradong nasa iyo ang lahat ng gusto mo sa buong buhay mo. Pero kung sisiraan ka, sisirain ko ang buhay mo, sa iyo at sa iyo. Ng pamilya, naiintindihan mo ba?
Kinakabahang tumango si Colleen. Siya ay gumugol sa huling dalawang araw sa kumpanya ni Nathan at nagsimulang maunawaan ang kanyang pag-uugali. Bagkus, siya, naintindihan niya na hindi niya maintindihan si Nathan. Ang mga mood ng lalaki ay hindi mahuhulaan at swing wildly mula sa isa. Sukdulan sa isa pa, alam ni Colleen ang kanyang kaparusahan o ang kanyang gantimpala, kung alin man ang mapunta sa kanya, ay magiging ganoon din. Sukdulan. Hindi nagtagal ay bumangon sa himpapawid ang kanilang helicopter upang sundan si Alex sa Ambrose Estate. Sa helicopter ni Alex, nakatingin si Nelly kay Alex na may matamis na ngiti sa labi. Siya ay labis na nasisiyahan sa kanya. Pagganap, ngunit si Alex ay tahimik na nakaupo sa kanyang upuan, nakatingin sa tanawin sa ibaba nila nang hindi talaga ito nakikita. Tinulak siya ni Nelly. Iniisip mo pa rin ba? Si Leona, umiling si Alex. Hindi, hindi naman. Pero mas kilala siya ni Nelly kaysa doon. Naging tapat ka sa kanya, at binigyan ka niya ng isang matapat na sagot. Mayroon ka, walang pagsisihan. Nagsumikap ka, huwag kang masyadong mahiya sa sarili mo. Mabagal na tumango si Alex at binigyan siya ng isang nagpapasalamat na tango. Salamat, Nelly. Ang iba pang mga kababaihan mula sa lipunan ng moon ay tahimik na nakaupo at nakikinig ng magalang. Hindi nila naramdaman na nasa mabuti silang kalagayan. Enough terms with Alex yet to ask him about something so personal. Masayang daldal ni Nelly. Hindi ko akalain na ikaw ay isang mayamang tao, ngunit tingnan mo kami dito. Helicopter. Ang iyong pamilya ay medyo kahanga-hanga. Excited ka na ba sa birthday party? Dapat masaya ka sa wakas, upang makita muli ang lahat. I'm excited, Alex said with a faint smile. I haven't seen any of them in 7 years, not since I started my poverty. Pagsasanay, maraming tao ang pupunta doon. Magiging mabuti ito. Nabuhayan ng loob si Nelly nang makita ang ngiti ni Alex. I bet the food is going to be amazing, right? Rich families always. Maghain ng masarap na pagkain. I'm going to completely pig out. Inilabas niya ang kanyang mga ngipin at dinilaan ang kanyang mga labi na parang matako na pusa. Akala mo papapasukin ka talaga sa malaking handaan, nakangising komento ni Celeste. Bagamat nagkasundo silang lahat para sa kapakanan ni Alex, ang mga dalaga ng moon ay hindi pa rin nagkakasundo sa kanila. Nelly, alam ni Alex na kailangan niyang bantayan silang lahat para masiguradong hindi sila maghihiwalay sa isa't isa. Paano mo nalaman? Mumuso si Nelly. Or are you assuming that you will all get to go, but I won't? Maybe it will be the iba pang paraan. Baka ako lang ang dadalhin ni Alex sa hapunan, at lahat kayo ay makaalis sa mga basura. Ilang sandali pa ay nag-away sila ng maayos. Bagamat walang gustong gawing hindi komportable si Alex, sila. Umaasa na ang pagbabago ng paksa ay magsisilbing isang malugod na kaguluhan. Nagpatuloy ang paglipad para sa isa pang 7 oras. Pagkatapos, sa wakas, nakarating sila sa ari-arian ng pamilya Ambrose. Bagamat malayo ang ari-arian mula sa ibang mga lungsod, ito ay kasing Rania at napapanahon pa rin gaya ng anumang sentro ng lungsod. Sa bilang karagdagan sa pinakabagong teknolohiya, ipinagmamalaki nito ang isang malakas na sistema ng seguridad at pagtatanggol. Ang eksaktong lokasyon nito ay isang kompletong lihim. Karamihan sa teknolohiya ng pagtatanggol ay idinisenyo upang guluhin ang karaniwan. Scanner, na ginagawang mahirap matukoy ang ari-arian. Pagkababa ni Alex at ng kanyang grupo sa helicopter, agad silang hinatid sa isa sa mga bisita sa estate. Mga bahay. Nagtataka si Nelly at ang mga dalagang moon sa kanilang paligid. Dapat tayong lahat ay matulog ng maaga ngayong gabi, anunsyo ni Alex. Ito ay magiging isang malaking araw bukas. Pupunta kayong lahat. Ang piging. Sounds good? Anunsyo ni Nelly, bumangon at dumiretso sa kwarto niya sa guest house. Matutulog na ako, tulad ng mga patay. Mayroon akong mataas na inaasahan para sa aking magarbong silid. Ibinalik niya ang tingin sa iba pang grupo, na pagtanto niyang bigla na lang walang ibang kumilos para matulog. Siya, tinaasan ng kilay si Celeste. Hindi mo ba narinig, boss? Bedtime. Narinig namin, malamig na sabi ni Celeste. May kanya-kanya tayong rutin sa pag-aayos para matulog. Napamulat ng mata si Nelly at nagkibit balikat. Fine. Whatever. Nang wala na siya, bumalik si Celeste at ang iba pang mga babae kay Alex. Mister. Alex, nakaka-tense ka, bibigyan ka namin ng massage para makatulog ka.
Ilang araw lang ang nakalipas, nakaramdam ng awkward si Alex sa mga masahe na ito. Sa unang pagkakataon na inalok siya ni Celeste ng masahe, tila ibang bagay ang kanyang pinag-uusapan. Ngunit ngayon alam na ni Alex kung gaano kasarap ang pakiramdam na magkaroon ng inalis ng mga dalaga sa buwan ang tensyon na naipon niya sa kanyang mga braso at binti. Sa napakaikling panahon, siya ay umasa sa panggabing gawain upang matulungan siyang makatulog. Isang ngiti ng pasasalamat ang ibinigay niya kay Celeste. "I'd like that, salamat." Mabilis na nakatulog si Alex habang pinapawi ni na Celeste, Celine, Calisto, at Luna ang tensyon sa kanyang mga kalamnan. Ngunit bilang siya, nakatulog ng mahimbing, nabalisa siya sa kanyang mga panaginip. Sa ilalim ng kanyang hininga, paulit-ulit niyang binubulong ang pangalan ni Leona at tapos na, nagpalitan ng pag-aalala ang mga babaeng moon. Namuo ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. "Leona, Debbie, Leona, hindi kita kayang iwan. Bakit hindi mo nakikita?" Lungkot na lungkot ang mga mukha ng mga babae. Sumusukol na daw siya, mahinang sabi ni Luna, pero hawak pa rin niya sa puso niya. "It's so sad," sabi ni Celine. "Hindi ko lang makita kung paano sila magkakasama. But he made his choice," sabi ni Calisto. "Kailangan niyang matutong maging okay dito. Hayaan na lang natin siyang magpahinga," sambit ni Celeste with finality. "Hindi namin siya masolve. Ang magagawa lang namin ay alagaan siya habang siya gumaling." Tumango ang mga babae at nagtulungang hilahin ang mga kumot para mataklan si Alex. Paglabas nila ng kwarto niya, pinatay ang ilaw at isinara ang pinto. Sa oras na ito, binibisita ni Nathan Ambrose ang kanyang mga magulang. Ngayong natapos na niya ang kanyang pagsasanay sa kahirapan, maaari na niyang gawin. Bumalik agad sa pangunahing mansion ng pamilya sa estate. Pero sa halip, mas pinili niyang bisitahin ang kanyang mga magulang sa kanilang bahay. Sa ari-arian, umupo siya sa tapat ng kanyang mga magulang sa kanilang sala. Nakasuot ng maayos na suit ang kanyang ama na si Marcus. Napakagwapong lalaki sana, pero malaking nunal sa sulok niya. Medyo na-distort ng bibig ang mukha niya. Kahit na hindi niya maangkin na siya ang pinakagwapong tao, siya pa rin malinaw na Pino. Umupo sa tabi niya ang asawang si Marion. Siya ay may magandang figure na angkop sa kulay ube at pinong mga tampok ng mukha. Ang kanyang leeg, palso, at mga daliri ay natatakpan ng murang alahas. Si Marcus ang ikatlong anak ni Lincoln Ambrose, ang pinuno ng pamilya Ambrose at lolo ni Nathan. Nagkaroon sila, napakataas ng pag-asa sa mga prospect ni Nathan at nabahala sila ng mabalitaan nilang pinayagang bumalik si Alex. Sa ari-arian, inaasahan nilang magpapatuloy ang pagbabawal ni Alex sa pamilya ng ilang panahon. Ang tagal niyang nanatili, palayo, mas maitatag ni Nathan ang kanyang sarili at mauuna. So bumalik na siya. "Anak, paano nangyari to?" tanong ni Marcus. "Nung nag-usap tayo kanina, parang siya hindi na makakabalik ng ilang oras. Hindi komportable na lumipat si Nathan sa kanyang upuan. Naiinis din siya dito, pero ayaw niyang ipakita iyon ng lantaran. So, ano, bumalik lang siya ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Maliit na bagay, nasa magandang lugar pa ako." Binigyan siya ni Marcus ng masamang tingin. "Huwag kang magpahinga, mas gusto siya ng lolo mo kaysa sa inyo noong dalawa. Ay maliit, may pagkakataon kang makakuha ng mas mapagkompetensyang kalamangan dito. Huwag mong sirain." Hindi nakita ni Nathan ang kanyang pamilya sa buong 7 taon ng kanyang pagsasanay sa kahirapan. Pangalawa lang niya ang pagpupulong na ito. Oras na makita ang kanyang ama mula noong siya ay bumalik. Noong bata pa, si Nathan ay may agresibo, masipag na saloobin. Siya ay may malakas na pakiramdam ng paggalang sa sarili at naunawaan ang halaga ng pagsusumikap ngayon upang umani ng mga gantimpala sa ibang pagkakataon. Palaging hinahangaan ito ni Marcus tungkol sa kanya. Pero ngayong nagkabalikan na sila, pakiramdam niya minsan ay nagbago na ang ugali ng kanyang anak. Ngayon, binigyan siya ni Nathan ng malamig na tingin. "Hindi ko kailangan na turuan mo ako tungkol dito." Talagang binago siya ng pagsasanay sa kahirapan ni Nathan. Sa loob ng 7 taon niyang malayo, marami siyang naranasan kalupitan, maraming tao ang minamalas sa kanya, at siya ay naging walang magawa upang ipagtanggol ang sarili mula sa kanilang mga pag-atake. Ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili sa pagdaig niya sa mga mapanghamong panahong iyon, ngunit pakiramdam niya ay nagawa niya itong mag-isa. Siya ay isang nakaligtas. Anong klaseng payo ang maibibigay sa kanya ng kanyang ama? Hindi siya pumunta doon para tumulong. Wala siyang ideya kung ano si Nathan ay pinagdaanan.
Ituloy po natin sa susunod na kabanata. Please like and subscribe for more videos. Maraming salamat po.